Alright, magandang hapon po sa inyo ngayon, araw ng Linggo sa November 10 na ngayon, mga kasama ngayon. So naririto pa rin po tayo sa panibago nating programa, Sambayanan, Ipagtanggol ang Kalikasan. Mga kasambayanan, medyo naglipat na po tayo ng oras sa ngayon. Anong nakaraan, in-announce natin na talaga tayo mag-ipapalit na tayo ng araw at saka oras dahilan sa nabibitin tayo sa mga usapin at talaga yung esensya ng usapin ay medyo tayo talagang nagagahol. So ngayon, isang biyaya para sa atin na pinagbigyan tayo ng Spirit FM, nabigyan tayo ng oras ng mas mahaba. At ito ay pinagpapasalamat natin kay Kuya AC sa ating pinaka-program director. At syempre kaagapay si Kuya Rick. Kuya Rick, hello, magandang hapon sa inyo. Ngayon ang unang episode namin na Panlinggo. Alauna po tayo ng medya ng hapon hanggang alas 3 po tayo magkakausap-usap at magkakasama ngayong araw na ito. So ngayon, pag-uusapan pa rin natin sa araw na ito ay ang usaping agrikultura, usapin ng mga magsasaka. Ano ba talaga ang mga nangyayari na sa atin, lalo-lalo na sa ating lalawigan? Kamakailan yung huling naging usapan natin para bigyan lang tayo ng aking update ay tungkol pa rin sa rice tarification law. Kasama natin ang katalagang kagalang-galang na si Miss Christine Penny na talagang kasama natin sa head ng ating PAGO, Provincial Agricultural Office. Kasama pa rin natin si Farmer Jan, mga pagkanahan na yon. At talaga napaka-healthy ng ating kausapan. At ngayon itutuloy natin ang usapang ito kasama ang ating bisita na isa rin magsasaka mula sa bayan ng Bako. Anyway, mga kasambayanan, stay tuned lagi tayo ulit sa panibago nating oras. 1:30 to 3 na po tayo, mga kasambayanan. At inaasahan pa rin natin ang masigaa, ang maunlad at ma-edukasyonal na usapan regarding pa rin sa issue ng bayan at sa ating kalikasan. Ngayon, kasama ko pa rin si Kuya Eman para batiin ang ating mga tagapakinig. Kuya Eman, ang aking co-host. Yes, isang magandang hapon sa ating mga kasambayanan. Maligayang araw ng Linggo sa ating lahat. Kuya Emmanuel Perez po, Batang Nauhan. At kami po ay mainit na bumabati po sa inyo sa magandang hapon. Alright, kasama na niya ngayon. Kasama rin natin ang ating bisita, isang advokasya, isang magandang advokasya nito pa rin, at nakasuporta pa rin sa ating mga magsasaka at talagang tumutulong at kasama natin sa sambayanan at kaalyansa natin. Walang iba kundi kasama natin si Kuya Mark Bautista. Yes, Kuya Mark, pakibati po ang ating tagapakinig. Hello, Kuya Billy, salamat. Magandang hapon po, kasambayanan. At welcome po sa ating programa. Binababago lahat, batiin ko muna yung aking pamangkin. Birthday ngayon, 26. Engineer John Merrick Bautista. Wow, engineer. At yung aking mga kabas, ngayon ay nakikinig at nanonood yung iba. Hello sa inyong lahat. Okay, so eto magandang usapan nito kasi marami-marami mga event na nangyari sa atin dito sa ating lalawigan. Patunay pa rin sa pagtugon at sa hamon ng RTL sa Rice Tarification Law ng ating mga magsasaka. So paunang tingnan nga natin, Kuya Mar, ano naman bilang isang bahagi ng pagsasaka, anong pagtingin mo dito sa Rice Tarification Law na sinasabi natin? Ang rice tarification law kasi ay hindi dapat mangyari kasi alam na natin ang mangyayari. Dahil talagang ang mga magsasaka ay malulugi. 3 years ago, ako ay napasama doon sa consultation ng QR or yung quantitative restriction on rice sa Manila. Pinag-usapan yan. Bago patupad, yung rice tarification law na yan, ay ito ay pinag-usapan nationwide. Oh, okay. Sa Manila, hinati-hati. Bali ako, napasama nun sa Luzon B. So, ako ay isa sa mga nag-again sa na dapat kasi ang ating QR ay na-expire. Dapat kasi mag-waiver pa tayo noon after ng tayo kasi ay nakakontrata sa WTO. Kung ano-anong bansa yan, US, Canada, Pakistan, Australia, marami kasing bansa yan na nagkakaisa sa WTO, World Trade Organization. So, ang Pilipinas kasi, umpisa 1994, ay nakakontrata sa WTO. So, dahil kasi sa hindi tayo sufficient sa bigas, pero kung tutuusin sa ating kung pag-aaralan talaga natin, kung talagang gagawin, bibigyan ng magandang programa ng gobyerno ang magsasaka, sa 4.75 million hectare na area ng rice ng agricultural Pilipinas. Land natin. Oo, yes. Mag-average lang ng 4 tons per hectare
ay kaya nang pakainin ang buong Pilipino, mm-hmm. Pilipinas. Kasi ang average natin ngayon sa kung average daily consumption ng mga ng Pilipino sa isang araw is 32,560 metric tons. Oo. So, i-multiply mo ng kanyon. I-multiply mo ng 900 yung kilograms. Yung 4 tons na average yield. Halimbawa, ng ating mga magsasaka, kung talagang susuportahan, ma-attain natin yun, makuha natin yun, ay sobra pa. Kasi nasa 11 billion kilos yung annual average natin na kakainin natin. Pero sa compute ko, nasa 19 billion yung kilos. So napaka ito ay ano ha. Ito ay yung national na usapin na pagtingin regarding do sa production ng ating gas ano. Okay. So Kuya Omar, paano yung pagtingin ng pago natin noong nakaraan na ang ating ano sa lalawigan naman? sa production natin. Yan. Sa lalawigan natin, alam mo, tayo ay isa sa rice granary ng Region 4. Sa buong Pilipinas, tayo daw ay nasa number 12. Sa production. So tayo ay nagpo-produce ng almost 500,000 metric tons per year. So kung talagang ibabase natin, kukumpute natin ang sa buying price ngayon sa 12 pesos per kilo, tapos sinasabi ng gobyerno na dahil sa tariff makakakolekta tayo ng 10 billion. So hindi siguro naiisip ng mga congressman natin, senador, na ang magsasuffer ay itong magsasaka. Yes. So sa pagbagsak ng presyo ng palay, ito na yung sinasuffer ng mga magsasaka. Compare doon sa 10 billion tariff. Yung 10 billion tariff na yan, siguro kung buong nationwide ay sobra-sobra pa. Yung 10 billion na yan, kayang tabunan ng nalulugi. Yung nawawala sa bulsa ng mga magsasaka, isipin mo, dapat sa panahon ngayon, sa standard of living, dapat 20 pesos man lang o kilo ng palay sa press. Standard yun. So talagang kawawa. Kaya malaking bagay na tayo lahat ay dapat ay magkaisa. Oo nga. So kasi ngayon, ramdam natin yung talagang pagbagsak ng presyo ng palay at ganoon na rin yung sinasabi ng ating pago na medyo talaga naging challenge itong RTL para sa ating mga magsasaka. Kaya sa ngayon, marami silang ginagawang programa kung papaano natin ito maharap. Sinasabi nga nila na yung talagang ating namang bigas, yung ating palay, yung produksyon natin sa Mindoro, talagang quality. At isa na ito sa gusto nilang ipakita sa ibang lugar na kung saan para matulungan natin yung ating mga magsasakalagyan natin ng brand. Ito tinatawag natin na Mindoro Rice. Para at least naman sa ganito, talagang tututukan tayo at naalalayan ng ating pamahalaan para itong ating agrikultura, itong nararanasan natin sa palay ay medyo makagaan-gaan naman sa pakiramdam ng ating mga magsasaka. Sige Kuya Eman, may mga sasabihin ka ba? Yun. Yung sa ano natin sa rice na yun, talagang mabigat at crucial. Kaya mas maswerte pa tayo katulad ng ibang lugar na 6 pesos. 6 pesos pa. Parting kwan? Central Luzon. Oo, Nueva Ecija. 6 to 7 pesos per kilo. Pero lucky more enough na may 12 pesos pa tayo. So lucky more enough na 12 pesos ang ating kilo ng bigas. Kaya medyo critical and losing situation. Kaya ang isip ng mata at ang isip ng tao na yon ay baka from farming, magiging land conversion pa. Yeah. Yan ang talagang mangyayari. Magiging land conversion sa mga pangyayari niyan. Ang isa pa kasi na risk dito sa ginawa ng RTL na ito ay yung epekto sa farmer na magkukonvert nga ng lupa. At doon mangyayari na lalong bababa yung ating production ng bigas. At yung iba ay tatama rin ang magtanim. Dahil kasi nga, bakit pa ako magtatanim? Ay lugi naman, babaw lang sa utang. So ito ngayon yung hindi nila siguro nakikitang risk. Sa yung umasa na tayo sa kwan, yung sa mga imported. So umasa na tayo ng umasa. Ay ngayon, ano ang nagiging problema ng buong mundo? Climate change. Sa 25 million hectares na lupa na pasakahan ay nagiging apektado na ngayon. Bumababa ng 10-15% ang production. So ang Indonesia, ang Vietnam is apektado ngayon. So, sa palagay mo, kung daanan sila ng mahigpit na dilubyo, no, mga kalamidad, sa palagay mo, pagka dinaanan sila at nabawasan yung production nila,
mag-export ko ba sa atin sila? Siyempre, unahin nila yung kanilang mamamayan. Ang mangyayari sa Pilipino, di nakanganga. Kasi nga, naging dependent tayo sa import. Oh, dapat sana, import. Hindi maging dependent. So, dapat di tayo maging independent sa import. At talagang ang pagkakataon na ito ay maibigay natin ng motivasyon para ang ating mga magsasaka. Regarding doon sa conversion ng land, grabe ano. Pinag-usapan din natin yan ni Pago, inilatag din natin sa kanya na talagang medyo talagang kung sakasakali daw matunoy itong batas na ito na naaamoy na parang mapapadali na ang mga pagkilos para sa conversion ng plant ay talagang medyo challenge talaga tayo. Pero regarding dito, sinabi nga sa atin ni Pago ka, ni Pago Christine, ni Ma'am Christine na medyo talaga sa pagdating sa ano, may mga requirements. May mga requirements tayo para isalang-alang yung conversion ng land natin. And definitely, sana ay hindi talaga mangyari na ito sa ating mga magsasaka pa. So, palagay nyo, sa usapin na ito, ano, ito yung mga magsasaka natin ano. So ito kasi yung may nakausap ako isang magsasaka mula sa bayan ng Nahuan at sinabi nila ang pinakang advice nila kung hindi nagbabago ang presyo ng bigas, yung palay nila sa halip na ibenta nila ng palay, ibigas na rin. Parang yung idea nyo dito. maganda yan. Oo. Kasi kaya naman kung hindi makabili yung mga trader natin ng mataas kasi takot sila. Mm-hmm. Kasi pag bumagsak ang dumagundong yung bigas na imported o bumagsak dito sa atin, apektado talaga sila. So isa pa rin yung ano, isa pa rin yung aspeto para yung hindi nila bibili yung palay nila na mahal. Kasi nga yung export, yung baka yung demand biglang bumubo. Oo. So maapektuhan sila. Malaki ang chance na malugi sila. Oo. Kaya ganoon. Kasi sa instinct ko before talaga bago pa ipa-implement ang RTL, dapat hindi nakakunan yung RTL. Sana maganda sanang inayos na lang ng gobyerno na lang yung mekanismo tama ng merkado, yung programa pati. Oo, mekanismo ng merkado kasi dahil paano kaya naman nataas yan kasi may middleman. Eh kung tinatanggal natin ng middleman sa ano ng sa sistema. Sa sistema. Hindi aabot tayo. Actually, wag natin masyadong itanggalin ano, medyo wag tayong umasa sa mga middleman. Mismo tayo regulated. Ano, oo, regulated natin. Regulated. So sa pagkaganong bahagi. Mm-mm-mm. So, ito yung pinakamagandang example natin ano. Yung ito si Nomer nag-chat sa akin, pinakita niya sa akin yung picture ng ano Mindoro rice na meron talagang sariling sako. Sa level. Oo. Ngayon pagkatapos, at ito naman Session Groceries. Mm. Sila yung tumutulong sa Nahuan Farmers Association na kung saan talagang sumuporta sa kanila kung papaano nila i-market yung kanilang bigas. Uh-huh. So from there itinawid yung ating mga produkto, ang ating bigas, at doon ginawa ng paraan para i-market at naging napakaganda ng positibo ang pagkilos na ito. Sa palagay nyo, anong mga reaction nyo dito, Kuya Mark? Ito yung tinatawag natin farmer to consumer, di ba? Yung trading, direct from farmer to farmer. Napakaganda nito kasi wala na tayong middleman. At yung ang ganansya nito ay nasa atin lahat, nasa farmer natin. So, yung produkto ng farmer makukuha ng mataas. Yes. And then yung produkto may bebenta natin sa consumer na hindi naman kung sa kompetensya, hindi naman gaanong mataas. So, maganda ang market, mabilis. Oh, yeah, man. Parang equal at equal opportunity and equal advantage kasi kung saan lugar yung mas may advantage yung lugar na yung mga products nila, doon nila ini-swap din sa may advantage din sa kanila. Halimbawa, dito sa atin, advantage natin is bigas. Alright. Sa Cordillera, gulay. Mm-hmm. So, in return, parang ano lang, walang talo dito. Mm-hmm. Walang talo dito at pare-pareho, nakakakuha ng benefits. At maganda dito, kumikita ang magsasaka ng medyo kahit papaano nakakabawi. Dahil diyan. Pero ang maganda lang diyan, walang presence of middleman. Directly talaga. So, napakagandang konsepto itong naisip ng Session Grocery na ito, no? Isang biyaya mula rin sa atin para at least na ipamarket natin sa ibang lugar na madali yung ating mga produkto. So, mamaya-maya sa ating pagbabalik, ano, tingnan natin kung ano pa yung mga pagkilos na ginagawa natin. Sa kasama natin si Kuya Mar, mamaya may mga ilang advice at mga ilang pagdadagdag information regarding sa ano mga ginagawa ng magsasaka upang maitawid ang ating ano upang maharap itong tinatawag nating napakalaking challenge natin sa ating mga magsasaka rice tarification job. Okay, sa ating pagbabalik. Yeah.
Alright, magandang hapon po ulit sa inyo. Naririto po naman po tayo sa ating programang Sambayanan, Ipagtanggol ang Kalikasan. Okay, sa mga issue ng bayan at sa issue ng kalikasan, ito po ang ating talakayan sa mga araw na to. So ngayon, pinag-uusapan natin pa rin ang mga usaping pagsasaka ng ating agrikultura regarding pa rin dito sa ating lalawigan. At ngayon, titingnan natin kung paano yung ilang ginagawa ng ating mga magsasaka kung para maharap natin ang hamon ng rice tarification law. Sige, Kuya Mar. Paano ang mga kakaibat ng mga activities na ito na ginagawa natin? Para kasi tayo makasabay sa RTL na ito, sa ating nangyayari sa ating mga magsasaka, yung atin sanang sarili nating produce na produkto, gaya ng, ayan na nga, palay ang tinatamaan, ating maibenta sa tamang halaga. So, paano natin maibibenta ito ng tamang halaga? Uh-huh. So, tayo na rin farmer, kaya nga maraming training na inilulunsad ng gobyerno, yes, ay para matutong magnegosyo ang farmer. Hindi ibig sabihin, ikaw ay farmer ka na lang. So, kailangan matutong magnegosyo. Kasama doon yung kursong entrepreneur, ano, yung linya na ganyan. Napakaraming training na kinondak ng ATI at ng DA Region 4. Talagang lahat yan ay napasukan ko, natira. Talagang... So talaga napaka-productive. Makakatulong talaga. Makakatulong talaga. Halimbawa sa mga ito, Kuya Marcy, bigyan mo kami ng example ng mga trainings na yan na ibinigay ng ano. Gaya nung sa ATI, nagpakandak sila ng training, yung extension manager and leadership. Maraming matututunan at yung mga kung ano-ano pang mga crops na pwede mong itanim bukod sa kasi pag sa palay ka kasi nag permi diyan pagkatanim mo mag-aantay ka na lang kung kailan uli aanin, nakatunga nga ka diyan, wala kang ginagawa. So bakit hindi ka magtanim sa mga gilid-gilid ng mga cash crops na within 45 days meron kang harvest, gaya ng sitaw, ang palaya, talong, darating naman ang panahon at maganda ang presyo niyan . Kailangan kasi ang farmer ay matuto kung paano flexible. Yung ika nga ay kumbaga yung tatanim ka ng madami pero sasabay ka naman sa peak. Ibig sabihin yung peak, halimbawa summer, bumanat ka naman ng daming-daming tanim. Kahit madami ang tanim mo, hindi ka rin kikita ng malaki. Pero kung ang tanim mo ay kukunti lang at sumabay ka sa yung walang kwan, anong tawag doon? Yung wala ka halos kasabay na nagtanim. Yung ano nga? Wala sa season, unseason. Off-season. Off-season. Pero kukunti yung harvest mo, pero ang laki ng perang pumapasok sa'yo. Kasi yung demand ay napakalaki. Napakalaki. Dapat matutunan. Mapag-aralan din. May sistema din pala. Discarte dyan. Kuya Eman, tapos may fruit trees ka pa. Makikinabang ka. Meron kang livestock. Na alaga kong manok ay ngayon ang baboy medyo talagang kawawa talaga ngayon. Isa pa yan, usapin natin sa baboy talaga, ano? Napakalaki na. Lagyan natin ulit ng ano ito, ng tingnan natin, alam mo ha. Kung dinaklara na ASF free talaga ang Oriental Mindoro. But definitely pag bilihan na sa buhay ng baboy, grabe binabarat, no? Barat. 65 per kilo yata. 65 60. Per kilo na yun, live. 60. 60. Grabe. Tapos, bibili mo sa palengke, may higit pa rin 100 ng kilo. Nasa 180 pa rin. Hindi pa rin nagbabago sa merkado. Ito, kamisya mo, karanasan nga mismo ng aking biyanan, yung aking tatay, na ito kaya mga alagang baboy po, hindi niya inano, mismong ayaw na ipagbenta ng buhay, kundi kinakatay na mismo niya. At saan siya na nagbibigyan, bahala direkta sa consumer, binibenta niya. At nakikita niya mas maigi ang ganitong sistema, kasi mas alam na lang, mas makakabawi din sa kanilang kita. Okay. So ngayon, ilan pa rin sa mga nangyayari, ano, talagang tulungan tayo. Ito, napakagandang pangyayari yung kahapon sa Nauhan. Ito yung tinatawag nating Salad Festival, kung saan sa pamamagitan pa rin ng Session Groceries, mula naman sa bahagi natin na paano na matulungan naman yung ating mga kababayan doon sa atin sa Binget, yung mga vegetables natin from Binget, ay dinala naman ito sa atin sa bayan ng Nauhan. At napakaganda daw di umano na naging resulta nito. At sabi nga, yung mga taga Binget, yung mga taga Baguio, ay talagang tuwan-tuwa kasi nga mismo hindi nila inaasahan yung pang mas mahal na mga produkto nila ang naunang naubos. Okay.
ngayon hanggang ngayon tinatali pa nila kung magkano ang nagkaroon ng, tinatanong ko kung magkano yung naging bentahan eh, kung magkano ang inabot ng bentahan nila. But definitely it is a successful event. So ito pa rin yung isang mga pamamaraan natin na kung saan hinahanapan natin ng market yung ating mga produkto na agricultural. So ito sa pangunguna ng ano ng NAPA na Nauhan Association, na One Farmers Association, sa pangunguna nila, sinuportahan nila yung Session Groceries, through the Session Groceries, ito, kinabalabati nga natin, si Engineer Marlon Suarez, eh, isa sa mga volunteers na event organizer noong Salad Festival sa Nauhan kahapon. Si Ms. Eloisa Rumaraog Diga ng NAPA ay talagang nakipag-ugnayan din. Ganun na rin ang Municipal Agriculture Office ng Nauhan at ang Sangguniang Bayan. So from there, doon sa ganung kilos nila ay nakatulong mismo sa iba natin mga kasama kung paano tayo natulungan. Ito na yung pagbabalik natin ng ating pagtulong naman sa kanila. Gayun din ang iniisip ng sambayanan, alam mo, kinoconceptualize din natin kung paano natin matutulungan na i-market pa para at least yung demand o yung tinatawag natin presyo ng mga kalakal natin ay hindi nila abusuhin. Tama. Mismo yung sinasabi nga kanina ni Kuya Mar, yung pinag-usapan natin off the air, na mismo from the farmers hanggang doon sa consumer table. Oo, yun yung ating mga plano natin na sinasagawa ngayon. At kaya nga binabati ko rin si Mr. Normer Malakas, isa pa rin farmer natin dyan sa Nauhan, na kung saan kaugnayan natin para maipturak din natin yung mga produkto na ito para sa ating mga magsasaka. So ito, halimbawa, ano yung issue ngayon? Ano yung naririnig natin ngayon? Nakita ko, nabasa ko sa Facebook. Ito, sinabi sa akin, ang presyo ng sayote sa Baguio ngayon ay 50 centimos per kilo na lang. Kuya Mar, paano yung pagtingin mo doon? Oh, isipin mo yun, 50. Mas mahal pa kayo skating. Oh, grabe yung balita ngayon. Kung talagang totoong 50 centimos, ano pa ang mapab? Ay, dyan mo makikita yung stress at pressure ng farmer. Kaya karamihan ng farmer ay talagang... Ang dami ng sagad eh. Sagad yung supply ngayon. So ngayon, ang inaano nila, paano natin ngayon maano yung market eh? Paano natin ma-market yung ganun? Pero kanina, off the air, pinag-usapan natin. Meron tayong ilang mga, ano tawag dito, yung nagbiyahe. Yung sinasabi mo na, pumupunta rin sa mga Baguio na mga ganyan, mga biyaheng Baguio. Pangasinan. Oo, mga ganyan. Malapit na yan sa Baguio. Mm-mm. So, kung gusto nila, maganda, exchange, yun nga, trading. Oo, trading. Ano ba ang ating mga produktong madami? Diba? Saba. Saging, unlimited dito eh. Asa ngayon, parang almost 50% ng saba ay napupunta sa norte. Kasi ang saging ng Isabela, yan kasi ang number one natin kompetensya sa saging pagdating sa Maynila. Pero nung bagyuhin sila, medyo nag-collapse yung production nila. Mm-hmm. So ang Mindoro, nung ako'y nagdala dyan, meron kasi akong mga farmer na tinuruan para magbiyahe dyan ng kalakal ng saging. Mm-hmm. So sinumangan ko siya and after that, iniwan ko na rin sila at inhabilin ko na rin sa pinagdadalhan. Uh-huh. At yun, hanggang ngayon, tuloy-tuloy. At sana nga, matuto rin sila, mag-backload sana ng mga, yun. Yung ibang produkto. Kahit pa kukunti, sibuyas, nagbabackload din sila at binibenta nila sa mga residente na malapit sa kanila. At sana yun ay mapalawak natin. Oo, kailangan lang talaga ng proper connections eh. At saka proper coordination, yung mga ganyang bagay. Kailangan kasi may usapin, alam mo, yung sa tulad natin, binabati natin si Kuya Edgar de Luna. Yan, sa mga storms, yung sa talagang sa kalakaran ng transportasyon. Dapat talaga meron tayong coordination sa mga ganyan at yung pagbibiyahe-biyahe na yan ay magkaroon tayo ng pagtutulungan para ang produkto ay maiikot talaga sa iba't ibang merkado. So tama yan. Maganda yung storm. Ating organization yan. Kasama natin dyan. Talagang maganda yan, napapalawak. Kasi gaya ko, halimbawa, may pangarga ako sa... Ako, member mismo ng storm. Halimbawa, meron kang kalakal from... Halimbawa, let's say, Pangasinan nga, meron ka. Mag-text lang ako sa group. Sino ang aalis sa ganitong araw, ganitong oras, pakikarga nito. Hindi mo na kailangan puntahan o andito. Karga nyo. So, hindi na kailangan pumaspas ka, pumunta doon. O kaya, meron ka sa Pasig. May pangarga ka sa Pasig, may pambackload ka. O kaya, lipat bahay. Simple. Text mo lang yung storm.
At kung paki-pick up naman po at dito na lang babayaran. Eto so, mga to, wala humpay din 24 oras, oras-oras lumabiyahe, no? Oo. Kasi kung may mga ganito mga pagkakataon, pagkakaano, mabibigyan natin ang point of view, makikita natin, may isasakay natin at magkakaroon tayo ng oportunidad na makarating sa atin din yung mga produkto na kung tatawirin pa natin sa ibang lugar, ang mahal din naman ang presyo. Anyway, kung mayroong ganun mga pagkilos, hindi naman sa ganun na sakripisyo yung presyo ng produkto at nakatulong pa tayo sa ibang lugar. Kuya Eman, palagay mo? Hindi nakakasakit yun eh. Hindi nakakasakit yun. Kasi ang yun nga, katulad nga nung nabanggit off air na ano, yung mekanismo ng pamilihan yung mas kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi ang yung mekanismo ng pamilihan kasi lalo nga na yun na sa dami-dami ng may middleman, pero we're not against middlemen. Naghahanap buhay ano? Naghahanap buhay yan. Eh kailangan is well regulated dahil minsan ang middlemen talaga minsan dinodoble. Doble ang presyo. Doble ang presyo. Tumbo pa sila. At yan yung naging ano, isa sa survey ng DA na lumabas from dun sa agricultural waste stage. Umi-increase yan from 6% na yun, naging 12% na when it comes to waste stage. Marami na sa sayang. Oo, talaga. Kahapon na lang, may kausap ako. Di ba kahapon? Nag-deliver ako. Nagdala ako ng mga paninim na lakatan. Pinriority ko yung mga mangyan sa taas, mga katutubo natin. So, kuya, kailan ba tayo uli yung aming buko para natin mamamarket? So, ako, antay-antayin nyo lang. May kausap ako sa Rizal na pwede natin makatulong. So, ang akin ikang buko ay nabulok. Hindi nakakuha. Sayap. Sa sityo puntang mamalaw sa bundok ito. Sa sa Bako, di ba? Naiakit ko kasi ang jeep kahapon. Medyo mainit-init. Pero pagka umuulan, talagang hindi mo mayaakyat. Dito tayo may ano ah. Sana naman, panawagan sa ating munisipyo sa Bako. Eh, marami na naman kayong dump truck. Pakibuhusan naman. Nang bahangin. Ay, yung karsada talagang madulas. So, sayang naman ho yung buko namin. Hindi namin nabenta. Yung aming mga kasaba, yung mga balinghoy, nabulok lang. Isa pa rin yan sa nagiging problema, yung farm to market farm road. Nabubuhos kasi tayo sa mga national road. Build. Sana no, may mga farm to market road na project din para yung mga produkto ng ating mga magsasaka doon sa loob-looban ay may ano natin, may angkas na rin natin sa programa, no? Para may lagay natin at magkaroon ng kita itong ating mga magsasaka. Ang kahilimitan diyan, tatama rin na sila kasi sa bayad pa lamang sa sasakyan mahal ay na. Mahal ay, na. At hindi na sila makaka... Hindi na talaga kikitain ka ang ginagawa nila. Ay, namabulok yan? Para paano? Ay, yeah, yung katulad ng sa ka-experience mo, yung nilapit siya, ay, nabulok lang. Yung mga ganun pangyayari. Okay, so sana marami pang katulad na ano, halimbawa nitong session yung groceries na to. Pinasasalamatan natin, uulit natin ito si Miss Loisa from sessions groceries na tumutulong sa atin sa pagmamarket ng ating mga produkto. Sana hindi lang yung bigas yung ating sana, ano. Sana ganito ang aking idea diyan. Sana lumawak at tayo, halimbawa tayo mga sambayanan talaga, puso tayo diyan. Tayo sana ay makipag-ugnayan sa mga Metro Mayors. Metro Mayors, siyempre so magandang idea yan. Ganito kasi mangyayari, meron tayo, halimbawa, ikaw, ako, may magpapasko. Ano mabenta? Buko. So, may buko ako. Paano kung madadala ito sa Maynila? Tawag ako, Storm. Ayan. May buko ako dito sa May Cinco. Sino makakadaan dito? Ikarga, pakikarga anytime. Napakaganda yung idea mo, Kuya Mara. May contact ka naman. Saluhin mo dito yung buko. Karga ng truck na ito, plate number. At yung saluhin. Halimbawa, let's say Quezon City, meron doon na talagang nagmamarket doon. So, ang bayaran naman noon, true ko na. Marami naman tayong cash transfer na ngayon. Kahit nasa bukid ka eh. Dapat ang maituro sa farmer. Yun unang-una rin yan. Yan yung pinoproyekto ng sabayanan. Ano, yung pinag-uusapan natin yung tagapangulo natin, si Ross Delgado. At talagang, ang sambayanan talaga ay sincero pa paano tulungan yung ating mga magsasaka. Eto nga, sana nakakasaka kami sa hapon sa meeting din ng mga NAPA. Kung saan, doon, tutulong kami mismo sa paggagawa ng mga page sa internet natin. Kung saan may mga picture ng mga produkto, kung saan mismong doon na mismo o order. At mismong sila na mismo
yung consumer at farmer ang magkausap. Yan, so tama yun yung nakikintaluyan natin. At ito yung ating i-kino-conceptualize pa. At sa at may pagkakataon pa na sa konsepto na ito, ay darating yung pagkakataon na parang pamilyang bayan. Kakasamo doon na talaga yung mga farmers mismo, yung mga mag-organize doon and consumer ang lalapit para tingnan at kung suruin yung mga produktong agricultural natin na kung saan talaga ay lehitimong makakatulong sa ating mga magsasaka. Palagay mo, Kuya Mat, anong pagtingin mo doon? Ganito kasi yun. Halimbawa, tayo, no? May mga produkto tayo, mga farmer tayo, di ba? Halimbawa, makipag-usap tayo. Halimbawa, Quezon City. Mm-hmm. Quezon City Mayor. Mayor, paano kami matutulungan dito sa Aquam? Ang makikinabang naman ito ay ang inyong mga mamamayan. So, ano ba yung area na pwede nating halimbawa pagdalahan sa lugar ng Quezon City? Diba, merong Quezon City Circle. Maraming tao dyan sa wildlife. Pwede tayo magbenta dyan eh. Yung payagan man lang tayo at makalibre sa mga tax na ibibigay nila. So, merong mga counting promo. At kung bibigyan naman namin kayo ng mababang presyo, yun ibabalik mo sa kanila. Yeah. Alright, sa ating sa salad festival natin, alam mo magkano naging gross income nila, grabe, 80,000 pesos. So from that event na nakasuporta na tayo, nakakuha na tayo ng pagtulong na eto na nga, nakapagbigay pa tayo ng inspirasyon at ng idea. Malaga dito yung idea na makukope up natin, ma-absorb natin para naman sa application natin sa iba pang mga pangyayari. So, tanatanong ko nga kay Kanomer kung paano pa yung mga susunod na event. Anyway, antabayan na natin kasi ito, ay parang isang linggo lang pinaghandaan o parang dalawang linggo lang pinaghandaan bago yung event. Kaya kung merong mas mahaba-haba pang panahon para sa imbitasyon at para sa inform ng mga tao, sigurado, dodoble at mapapaghandaan ng ating mga mamamayan itong pagkilos na ito. Anyway, Kuya Eman, ano masasabi mo dito? Congratulations, no? It's all about time din na, no? Uh-huh. Kasi hindi lang, sana hindi lang isang araw na salad festival lang. Lalo nga na yun na magpapasko na tayo. Papasok na tayo sa holidays kasi yun nga, we are the longest serving holiday sa mundo. So, ngayon, kailangan lahat ng mga holiday items. Ang gulay considered as holiday items. Alright. Kaya mas kailangan natin ng ika nga ay dyan lumolobo yung supplies lalo nga pagpatak pa lang ng December 1, December 5 Christmas party na. Natin i-prepare na yung market as of the present na yung sa pagdagsa ng mga pangangailangan kasi lalo nga yung mga a week before Christmas tumataas na yan ng almost 5 to 15% pa. Presyo. Kaya medyo kailangan anticipate na natin ang move of the market. At yan, sigurado pagdating ng mga seasons natin, lalakas na talaga yung demand yan. At medyo doon na makakabawi ang ating mga magsasaka. At dyan, ngingiti ang farmers. Hindi na lagi yung stress. Stress ano? Nag-iisip. Isip lagi. Alagang, paano baga? Paano makakabawi? Pinakaganda talaga nila is tama-tama sinasabi mo is kailangan talaga ng technical know-how pa kung paano natin harapin na itong mga hamon na ito at paunlarin yung sarili yung pag-aaral katulad nga sinasabi ni Ma'am Christine Pago na open naman, may mga seminars naman may mga seminars na yung offer ATI, ang ating probinsya para sa dagdag kaalaman katulad ng mga ina-attendan mo and from there parang confident ka harapin ang mga challenge na ito from there on kapag ganito sitwasyon eto na application ng aking mga natutunan eto na yung application ng ating para at least in a way na at least alam mo na kahit pa merong mga bagyong dumating sa buhay alam mo kung paano mo malalabanan ito at sinasabi nga natin doon makakakuha ka ng pag-asa at malalaman mo kung paano mo harapin muli yung iyong tinatawag na negosyo yung kinakuha mo ng hanap buhay. Sige, Kuya Mark. Yan din ang ipapaalala ko sa mga nagtitraining, sa mga uma-attend. Kasi kailangan seryosohin. Kasi pagdating doon, observe, nag-aaral, nag-notes. Kumakain, may merienda, may tanghalian, may merienda sa hapon, may hapunan pandala. Sarap buhay, naka-hotel So, sana naman maging seryoso sila yung talagang gawin nila. Hindi yung pagdating sa bahay, wala na. Kwento na lang na ito, ang sarap ng pagkain doon. Ang sarap ng tulog ko.
So, dapat sana, hindi naman sa pagmamalaki. Ako, pag nag-training talaga, ginagawa ko. Like nung kan, nagpa-training ang ATI ng pre-range chicken. O kinabukasan, meron akong incubator, meron akong manok. Meron na akong inaalaga ang manok. Ayun, ang nalaki na. Pinapost mo na sa Facebook. Ayun na nga, mamaya titikman. May tinola at bertinong pamangking ko. Mamaya puntahan tayo dyan sa birthday. Ano yan, mamaya-maya. Anyway, mamaya sa ating pagbabalik, talakayin natin yung ating mga update sa atin sa sambayanan, yung mga issue na naiwanan, ano na ang status natin sa ngayon, at ano pa yung mga nagawa na ng ating samahan, at ilang pang mga nabuksan na nursery mula dito sa ating lalawigan, at talagang tuloy-tuloy na ang pagkilos ng sambayanan at napaka-positibo ng mga resulta nito. Sa aming pagbabalik, magbabalik ang sambayanan, ipagtanggol ang kalikasan. Aiming for something great. Magandang hapon muli mga kasambayanan. Naririto naman tayo muli sa programang Sambayanan, ipagtanggol ang kalikasan. Mga kasama, pinag-uusapan natin dito kung ano yung mga ginagagawa ng ating mga farmers para mailagay natin sa merkado yung kanilang mga produkto. At ito na rin yung pinaka-challenge sigurado ng mga farmers natin para maihatid yung mga produkto sa talagang merkado at sa tamang presyo. Sa kampanya nga ng ating DARA, di ba tinatawag natin yung sinasabi nating ani at kita? So, kailangan may kita, hindi may hiwalay yung kita doon sa ani. At baka lang mangyayari kasi sa atin, challenge sa atin, is yung tinatawag natin ani, pero walang kita. Ani at lugi. Ani ang inaabot. So, kaya ilan-ilan na napakaswerte pa rin na parang tayong mga biyayang organisasyon na talaga nagmamalasakit sa ating mga magsasaka. Makailan nga pinag-usapan natin, naihambing na rin natin sa ibang bansa. Ano ang treatment ng ibang bansa sa mga farmers? Usually, sabi nga ni Donna, pag yung kasama natin siya, yung cost natin nung isang araw, nung nakaraang linggo, katulad nyo sa Japan, talagang napakataas ng pagtingin sa mga farmers. At kung sino pa yung mga farmers, sila pa yung mga talagang mayayaman doon. So, dito, sa ating Pilipinas, unang-una, talagang kilala tayo sa isang agricultural na bansa. Dapat ganun na rin yung kung paano natin tingnan, bigyan natin ng priorities din yung ating mga magsasaka. So, mahalagang bagay yun. So, ngayon, update lang muna tayo sa ating mga naging activity ngayong nakaraang mga buwan ng sambayanan. At kino-congratulation namin ang mga taga-Puerto sapagkat na-build na nila ang kanilang nursery. Alright, congratulations. Tita Eli at Tito Joel. For establishing our nursery dyan, lalo-lalo na yung vetiver grass. Okay, at yan ay nailunsad ng mga nakaraang pang buwan at talagang sinasaluduhan natin yan. At ilan din ang mga nagawa nila ay nakapagtanim din sila ng mga ilang puno regarding doon, mga seeds ng para sa panawagan pa rin ng ating proyekto ng sambayanan, ang 1 million tree project sa looban ng dalawang taon. So ang update nga, meron na tayong 66,000 na mga naitanim. Oo, at kung para masubaybayan yung ating mga pagkilos, i-like nyo lang po yung page ng Sambayanan at saka yung Sambayanan ng Mindoro Group para at least ma-update natin tayo, ma-update natin yung ating mga kasama sa ating mga pagkilos. Anyway, ganun na rin. Pinasasalamatan din naman natin ang Kalapan. Yes. At kahapon umpisa na sila. Congratulations. Kahapon yung initial na ginawa nila ay sinimulan na rin nila yung nursery nila dito sa Baruyan, Kalapan City, kung saan ang ating naging nursery address, yung ating nursery ay nasa pag-aari ni Kuya Karudy Cartesiano, isa pa rin sa ating kasama at kaalyansa, at doon natin sinimulan kasama ang mga ibang organisasyon na tumulong sa atin at nakipag-ugnayan para sa pagsasakatuparan nito. Anyway, pinasasalamatin namin si Marvin Ilagan, isa pa rin sa mga advokasya na nagmamahal sa kalikasan kasi from him, siya pa rin yung tumulong sa atin, sa ating mga taga-Kalapan para ma-establish itong ating vetiver, yung nursery natin dito sa Kalapan kung saan nakapagtanim tayo ng vetiver grass na 300 at ganun din ng guyabano seeds sa mga 200 pirasong guyabano seeds yun nandun at yung 100 na initial na naitanim na rin sa mga sa seedling, sa ang tawag doon?
sa mga asidibags. Yun, grabe. Nakakatuwa pagkakasama mo ito, mga youth eh. So, hindi ko pa alalang pa silang pagkakataon na batiin sila, no? Mula sa Taugama P, DWCC chapter, sila yung nakasuporta sa atin doon. Si Harleen Bautista, si Patricia Tranco, si John Tristan Russell Calderon, si Jen Lee Jasper Rivera, si Eugene Matibag, at walang iba kundi yung kanilang ano, si Marvin Ilaga, yung chairman nila sa Oriental Mindoro. At nandun din at kaagapay pa rin natin si Sir Nolly Domingo. At napaka-accommodating nito kasi siya yung tumulong sa amin. Isa siya rin sa presidente ng Baruyan Volunteers Action Team na kung saan kumikilos at tumutulong din sa mga pangangailangan ng barangay. Nakakatuwa itong taong ito kasi talagang iba talaga rin yung advocacy. At natutuwa siya nung nagtanong talaga siya, "Sir, kumusta ba yung sambayanan?" And from there naipaliwanag din natin sa kanila at naniniwala din sa ating advocacy. So ganun din sinuportahan din tayo ng Divine Mercy Chaplaincy Youth Ministry. Ang mga kabataan ito ay talaga napakakasipag at kahit sobrang init, grabe. Sabi nga, "Kuya Billy, nangitim na ako." Ano problema natin sa kulay? may problema ba tayo sa kulay? Ngayon, pinakasasalamatan natin si Mark Nino Barcelona, si Jamaica Di Pasupil, si Lynn May Sabalyo, si Marceline Adeba, si Carlos Miguel Diaz. Sila-sila yung mga kabataan natin na tumulong at may sakatuparan itong ating nursery sa Calapan. Gayun din ang mga miyembro ng Bangon Mindoro, si Debrius Manrique, si Aldwin Usam at ganoon na rin si Sir Rick Ditera. So, yun yung sumuporta sa atin para sa ganitong mga pagkilos. Congratulations again sa mga taga-Calapan chapter ng refo natin. At ganoon na rin ang special na pasasalamat natin kay Karudi. Dahil sa ganong pagkilos ay talaga ang naisa katuparan natin. At dami ng bahayan tayo meron, ano? Sa Bungabong, sa Gloria, sa Puerto, sa Nauhan, sa Bako, sa Bansud. Grabe. So patuloy na po tayo at talagang ang panawagan pa rin natin ay magtanim tayo ng puno at bilang bahagi pa rin ng pagmamahal natin sa ating kalikasan. So ngayon meron na tayong nursery sa Calapan. Wala po tayong ibang patuloy na po rin pa rin po tumatanggap ng mga seeds o mga seedlings na donasyon mula po sa inyo. Bilang pakibahagi nyo sa ating pangarap na may tanim ang puno na 1,000,000 mula sa 2 taon. At makipag-ugnayan lamang po sa page ng Sambayanan sa kanilang FB. At naroon po lahat ng ating mga contact numbers para po lamang sa inyong mga donasyon ng seeds. At sa mga gusto pang mga organisasyon na tumulong para sa pagsasakatuparan nito. Kuya Eman. We would like to give the opportunity halos na itong lahat ng refo committees, pinabati kayo. Grabe. Pinabati po namin kayo. At sa yun nga po, we are encouraging po, katulad po na nabanggit ni Kuya Billy na we are encouraging sa lahat ng mga potential donors. Mm-hmm. Potential donors, wala pong limit po dito yung mga tanim, mga seeds. Basta po fruit bearing, we are warmly welcome and accept po ang inyo pong mga donations sa Sambayanan. At nawa po, magkatulong-tulong po tayo para makuha po natin po yung objective na 2 million. Kasi po, we are long way to go for the 2 million. So, we are asking more help, more support po para po sa programa. Yes, si Kuya Mar, meron din siya naging activity nito nakaraan eh. Sige, Kuya Mar. Yes, Billy. Pero babati muna ako. Yung aking pinsan na nasa Saudi ay nakikinig ngayon live. Wow. From Saudi. Hello, Jan, kumusta na? Jan Marabilia. Oh, taga-alag yan, nasa Saudi ngayon. Nakikinig daw siya live. So, pagbati pa rin sa ating butihing Pago head, si yan. Madam Christine Penny. At higit sa lahat kay Madam Chat Manongsong, ang High Value Crops Coordinator ng probinsya. At si Madam Lorna Aksalan, nakikinig kayo, yung mag-asawa, nasasakyan, paparto daw sila. Pinasalamatan ko ang DA, ang Pago pala, ang Provincial Agriculture Office,
ng ating probinsya dahil tayo ay biniyayaan ng napakaraming lakatan. Isang biyayang pangkabuhayan para sa mga ating sambayanang Mindoro. Nakareceive po ang ating grupo ng halos nasa 6,000 na lakatan. Ito po ay culture. Grabe. So, ito po ay naipamahagi sa Baco, San Teodoro at Puerto Galera. So, tuwan-tuwa sila at talagang within 11 months, meron na silang ma-harvest na lakatan. At so, maganda ang time frame nito ay 11 months? 11 months. Oo. So, basta maganda ang pagkakaalaga. Oo. So, ito ba, ano bang pinagpagsasagin? Wala kasi ako idea eh. Pagsasagin ko yung paano ito, nahayaan lang natin yung ganyan. Ay, kailangan ng proper maintenance. May maintenance din. Meron din kwan, kailangan ng ang ating saging kasi dito sa Mindoro, yung especially yung saba, ay talagang organic. Wala talagang ginagamit na chemical, walang ginagamit na fertilizer na commercial. Lahat kasi yan, ang abono niyan ay nanggagaling sa sariling compost. Ng dahon, yung nalalaglag ng damo, mga nalalaglag na ganyan, nabubulok na yan sa puno. Ay, how about itong lakatan? Ang lakatan, depende sa iyo kung gusto mo organic. Ano ba ang pwede mong gamitin organic? Once na itanim mo yan, maghukay ka sa ng mas malaki doon sa puno ng binigay sa iyong lakatan. And then, maghanap ka. Marami naman tayong mabibili dyan. O kaya mahihingi yung carbonized rice hull. Kasi itong carbonized rice hull, meron din taglay na micronutrient. Yung bang sinunog na ipa, na talsik sa palaya, sa palay, sa gilingan. At ito ay ang trabaho din ito ay mag-sterilize ng lupa. So napakaganda niyan. Ilagay mo sa ilalim, then ipatong mo. Kailan talaga sunugin? Okay talaga. Sinusunog. Sinusunog para mapalabas mo yung nutrient niya. Nung hash. Para pati mapabuhagag yung lupa. Iba kasi pag mabuhagag ang lupa, madaling makadalo yung ugat. At madaling humaba pag haba ng ugat, pag dami ng kanilang nutrient na nasisipsip. So, mabilis ang paglaki ng halaman ng saging. Oo. So, ayun. Pasalamat tayo sa Pago. Grabe, yung suporta binigay sa atin. Halos 6,000 lakatan na saging. At ito ngayon na-distribute sa iba't ibang bayan. At tinihiling namin na makarating din kami. Meron din sa Calapan. Nauhan, meron na. So, ayun. Anyway, eto pa yung mga issue natin na hindi natin pwedeng iwanan, ano? Kamusta na kaya yung ating conditions na ibinigay ng PMI sa atin, sa Gloria? Wala pa tayong update dito, ha? Kuya Mar, palagay mo. Yung sa Gloria malamig nating issue. Kuya... Parang hindi pa yata natutupad yung mga condition, ha? Parang... Iilan. Doon sa 6, ano? Kasi kung yung sa huling pag-uusap namin ni Mameme noon, hindi pa lahat ng condition nandoon. So yung condition na welcome ang ano, welcome ang marami na makapunta, nakakapunta nga, pero yung cash band wala pa rin. So yung kalsada, yung dike. Yung dike. Wala pa din mukhang yun. Inaako nila yung ibang dike na napatayo. Hindi kaya dike na tinulak lang yung buhangin? Siguro. Para ipunin lang, para kunwari dike na pag ginana ng agos ay di was out. Yun nga. Nakatupad naman sila. May dike. Hindi lang matibay. Mahirap kasi sabihin na kine-credit sa kanila. Pero sana man lang yung katulad nga na transparency na hinahabol natin sa kanila, sana na maibigay. So, ito yung ito sana yung suggestions natin diyan sa mga taga at napag-usapan na rin at i-cater na rin ng malamig concerned citizen ng issue ito dun sa conditions na sinasabi ay madala na sa sangguniang bayan. Doon mismo sa sangguniang bayan, sa mga konsehales, sa legislative, na kung saan ipatawag na mismo ang taga-PMI at muli balikan yung issue, tingnan natin kung ano ang mga naisakotuparan dito at yung mga hindi naisakotuparan, bigyan na uli ng panibagong kasulatan at bigyan ng pinakang time frame at kung ano yung pinakang maayos na pangyayari, maayos na pagtingin dito at pinakamagandang resolusyon para hindi naman laging nababagabag yung mga mamamayan natin dito. Lalo-lalo na yung mga apektado natin na anyway, may mga ilan na may mga ilan na nabigyan na doon sa damage, sa danos provisions. Pero meron pa rin ilan na
kailangan makaklaim pa rin. At merong ilan na hindi na nag-claim kasi nga natatakot na rin sa mga kung anong saan siya nagmumula yung takot na ito. Anyway, so antabayan na natin yan, yung issue natin sa PMI na yan, no? Sa Prime Mega Structure Incorporated regarding dyan sa atin sa Gloria, sa Malamig. Ano? So binabati natin yung mga kasama natin dyan sa Malamig Concerned Citizens at yung mga ilang kasambayan na natin dyan na patuloy pa rin tayong bantayan at tingnan ang mga pagkilos ng ating mga kasama rin diyan regarding baka mamaya-maya eto na naman tayo. Sabi nga nila ay aanuhin ng pag-unlad kung nakakasira ng kalikasan. O, diba? So, antabayan na natin yung mga yan, yung issue ng ano, PMI na yan. And then, babalik tayo sa Gloria para doon sa pag-usapan natin yan ng ating council meeting, yung mga lupon meeting natin sa November 16. At uli doon ay magkaroon tayo ng isang resolution. Ano na ba ang mga status ng mga issue ito? At basta sa usapin ng ano, kalikasan, ang sambayanan ay nakatutok diyan para diyan. Ngayon, mga kasama, inilunsad ang Power Summit noong nakaraan, Kuya Mar, dito sa Pilipinyana Hotel. Oo, tama, Pilipinyana Hotel. Eto. Parang wala yata tayong mga representative man lang doon. Bakit hindi man lang tayo na-imbitahan? So, wala mga... So, hindi na-imbitahan ang mga environmentalists. So, itong ano, plan sa... plan summit na ito. Itong power summit na ito ay talagang dinaluhan ng ating ano, Department of Energy Secretary. Andiyan si Al Cusi. Meron din dumating na... Dumating din dyan si Governor Gadiano ng Occidental Mindoro. At syempre, yung ipaman nating agency na concern dito sa atin sa Oriental Mindoro, ang Ormeco at iba pang mga kasama Ormeco natin. So, nandyan din si Governor Bonds Dolor. At ngayon, sa isang post sa sambayanan na di umano ay inilatag na doon pinag-usapan di umano yung mga resolusyon na magproblema natin sa ating kuryente. At kalimitan, nagiging programa na dito yung mga nasa second district eh. Sila yung nakakaranas ng malaging brownout. Shortage ng power. At ganun na rin ay yung singil sa kuryente. Medyo talagang medyo naaray na rin yung ating mga kasama. Diyan sa second district. Ganun na rin yung ilan natin mga mamayan dito sa Calapan. Ay etong power summit na ito na si Di Umano ay isa na magkakaroon na ng isang magandang resolusyon, ay iniintay natin kung ano ang programa nito. So, tututukan pa rin natin ito ng mga kasambayan na natin para tingnan ano ba talaga yung naging resolusyon dito. Ano ba na napag-usapan dyan? Actually, sinisikap natin makakonek Kuya Eman kay na, kay na Mayor Bert Mendoza, ganun kay na Attorney Mong para sa ating sa susunod na talakayan, pag-usapan natin kung ano na pag-usapan ng buong agency na ito sa Power Summit yan na ating ginawa. Sige, Kuya Eman, meron ka na bang impormasyon? Yun nga eh. Pero ang huling na pag-usapan dyan ay lalong at merong mga majority stakeholders dyan. Kasama na yung mga potential investor na mag-i-invest sa atin. So, ang mahirap lang dyan, hindi lang tayo nakonsulta din kasi lalo na yung pagdating dun sa issue ng kuryente, kung saan itatayo, saan anong magiging tatamaan dyan. Kasi we're not against naman tayo sa lahat ng ito, lalo nga tayo at pare-pareho tayong nakakatikim ng sumisipang presyo ng kuryente. Eh lalo nga na yun na masakit-sakit din, diesel power pa yung ibang sources ng kuryente natin, pero hindi pa ganun kasapat. Oo, ito proyekto ng Santa Clara, Kuya Mar, anong update mo? Yan sana kasi, maganda kasi yan sana. Kasi yan ay renewable energy. Talagang, basta lang sana, kung magagawa ng mga ganyang bagay, sumunod sa protocol kung ano baga dapat yung gawin. Nag-ooperate na ba? Nag-ooperate pero napakalit pa rin. Napakalit malapit pa rin. Natatanaw mo yun eh. Oo, tanaw ko nga. Pwede mo puntahan mamaya. On operation pa. Tayo. Alam ko na challenge pa rin sila kasi yung hindi maipaikot yung turbina kasi mismo yung Alliit tubig. Kasama putik. Kasama mga buhangin. Silted talaga. There's a siltation. Yung challenge nito, grabe ang nadaladal nito. At itong project ito talaga nung bagyong Nona, isa pa rin na from talagang naapektuhan. Kasi may mga ilang pagkakataon na nakadagdag din ito sa mga slides na yung mga landslide kasi nagdawa sila ng daan diyan papunta sa mga yung bundok talagang di ba? Butas na butas. Tapos butas din yung ating kabundukan na may 3 kilometro ang layo ng butas.
At yung ilang magsasakaan, yung ilang nating mangyan dyan, nangangamba sa tuwing magpapasabog sa pagbubutas. Mm-hmm. Anyway, so update din natin. Ano, tingnan natin. Sige, sa susunod siguro, bigyan din natin ang pagkakataon na matingnan kung ano na ba yung status ng Santa Clara. Kung nakapagbibigay na ba ito ng kuryente sa atin sa lalawigan. O wala lang, na purnada lang, na wala lang yung mga buhangin natin doon, yung mga nailabas lang. Anyway, so tingnan din natin yung mga ganyang mga bagay. So, ngayon, yung ating mga binubuksan nursery, malapit na pa ano na. So, Bulalakaw, si ano doon, si na Arlene, bahala doon, then ang Rojas, para sa Rojas. Big kiss pa rin na may ano dyan. So, ayun, pag-uusapan natin. Ito lang yung ating mga updates natin ngayon sa Sambayanan kung saan talagang tututukan natin, ano? Tututukan natin, bibigyan natin ng impormasyon yung mga tao regarding na sa kung ano na nangyayari sa issue natin ng sa ating bayan, ganda na rin, particular sa ating kalikasan. Okay, Kuya Eman, may masasabi ka ba? Yun, yun nga, sana yung mga resources natin sa mga region paparating, lalo na itong ano ba ang sasapitin ng buong isla ng Mindoro sa Power Summit. Oo, sana. Ano, ano magpositibo ang, talaga to, no? Kaya nga, anong sasapitin natin? Oo. Sa susunod na ilang taon, ano ang mangyayari sa mga projects na darating? At sana maging maingat, maging cautious lang yung study and effort na makuha ito. Lalo na na yun na napapasama na kasi yung project na renewable energy, pero masama pagka nahahaluan na may ng, ibang intention. Oo, pag nahahaluan na, yan na. At sana din ano, masama na rin yung sa Globang, no? Lalo nga yung Intex Victoria. Oo, Aglobal Intex. Ano na ba balita natin sa Intex? Sa Facebook ha, na parang naghahalwat na naman yata sila. May ilalabas na aggregates o ano na natanawan na naman. So kung ilang beses na nito na tinanaw, at talagang kita-kita na itong hindi umalis, kinakita ng ating mga mamamayan na nagbabantay doon kung ano na yung kanilang mga ginagawa. Eh, kung hindi ito masawat, talagang, at ito talaga pag ano, paglabag talaga doon sa ating moratorium dito sa ating lalawigan, na wala tayong no mining sa looban ng 25 taon na moratorium natin. So kung ito ay sinasagawa, parang ano, sampal sa mukha sa atin na talagang ito ay talagang binabaliwala yung essence ng power ng gobyerno na meron ng Oriental Mindoro. Sinasalaula. Oo. Ito nga, yung nakahuling usapan namin na Atty. Beltanyag nung panahon nila, talagang sila sumismo nagsusumikap na puntahan yung area. At kung may mga, kung may makita sila doon mga kung ano-ano mga ginagawa na mismo sa akto, ay talagang huhulihin nila. Di ba? So yung mga ganun mga bagay, ay napakahalagang ano, malaking elemento. At ganun din sana, tindigan na ng ating probinsya etong bagay na ito, at mismong wag na magpatuloy pa itong mga ganitong mga pagmiminang ito sa ating lalawigan. Sige, Kuya Mar. Mabalik tayo sa kwan, sa Power Summit. Oo, tatanungin ko kayong dalawa. Hindi naman ako masyadong maraming idea dito eh. Ano ba yung mga source ng kuryente, ng power, na talagang magiging responsible sa ating, di ba, environment tayo. Yung mga magiging, yung halimbawa, magkaroon tayo dito ng kung ano-anong mga power supply, sana naman yung ipasok dito ng mga contractor ay yung may responsibilidad sa na hindi makakasira ng environment. Ano-ano ba yun? Yung mga, halimbawa, diesel, power plant, meron pa tayong ano pa, yung hydro. Solar. Hydro. Ano Windmill. Windmill. Sa puwerta natin. Oh. So, nag-operate na yun. Sa ibang lugar, meron yata tayong coal. Coal. Pero, ano ba ang epekto ng coal sa atin dito? Mabigat. Sa ating environment. Mabigat ang coal. Kasi, na yun, sinasawat, binipigilan na tayo ng UN na halos. Kumamit ibig sabihin, talagang dapat sa UN, allow. Ang recommendation kasi ng Human Climate Change Commission is, kung pwedeng ano na, itotal ban ng kasi ang alam ko dyan, ang magiging apektado yan, yung paligid eh, yung gabok. Oh, hindi lang gabok.
hindi lang gabok lang Kuya Mar. Yung health ng mga tao. Oo, at saka yung sa possible full contamination sa tubig dahil yung init ng coal mismo sa mismong bato. Kaya kita niyo yung pagkayon sa mga matatasang asupre o sulfur sa mga volcanic areas. Yun yung medyo mabigat-bigat yan. Eh na yun, napakabigat lang na hukay tayo ng hukay ng coal, tapos ay dala tayo ng dala ng coal. Pero eventually, anong magiging ano natin? Kaya number one na contributory ng ating problema sa climate change is yung paggamit natin ng coal. More than 92%. So, Eman, ay di siguro dapat natin bantayan. Baka mamaya makapagtayo ng coal dito. Ay, dako. Kawawa naman tayo yung taga Mindoro. Oo, pero ang tanong natin dyan dun sa coal is malaman lang natin kung may presence of coal tayo dito. Kasi ang presence of coal, binabalidate din yan. Kasi may kasi kapag mataas ang high concentration ends niyan, talagang at yung kayang ano, dahil yung init ng bato, pwede ring magbigay ng ang apat yata na isang ano noon, pwede ka naman makakain ng isang punong baterya sa baterya ng sasakyan. Mm-hmm. Apat na blocks ng ano, ng coal. Mm-hmm. Sabihin pag ang source niya ay yung init. Init at saka yung usok niya. Yung usok noon, mapapainit na naman ang dagdag init na naman sa mundo. Climate change pa rin, dagdag na naman sa init. Pag init ang mundo, pag wawala naman ang kalikasan, yung ibig sabihin, pag mahaba ang init, matubig lahat, matadara sa taas, babalik naman sa atin. Kawawa rin tayo. Kawawa tayo dahil ano na eh. Pero kung tutusin, at ito yung napagkakwentuhan na rin in the previous sessions natin, na yung sa south kasi ang lawak-lawak ng ano ng second district na pwede mong tayuan na solar farms mula Rojas hanggang Bulalacao. Pag tinayuan mo yan ng more than 40 to 15 hectares ng solar power. Bakit nga kaya hindi kaya ng 140 solar, ano? Meron naman nag-i-pupush ng solar, but definitely a challenge pa rin, challenge. Okay. Ano ibig sabihin? At too much expensive ba talaga? Dahil yung mga panels niyan, kasi yung panels kasi hindi ano, lalo na yung mga photovoltaic modules. Kasi ang photovoltaic modules para makakuha ka purely glass, talagang kuha ka sa bubog. Tapos yung absorption niya doon sa modules hanggang sa mga batteries. Kasi ang baterya, ang stock ng kuryente doon, hindi basta baterya lang. Talagang parang yung sa planta ng kuryente na kailangan kung tinatangke yan. Kaya medyo magastos lang in the start. Pero in the long run na tumatakbo, pababa ng pababa naman ang ano niyan. High-end investment. Alright, isa pa rin doon sa ating mga, ano, doon sa Power Summit natin, ano, i-update lang natin, meron pa rin tayo pala mga bagong kasama na organization na talaga naki-alyansa sa atin. Ang Pimalseco ng Pinamalayan at ang Madapakas Mountaineers, kaya na rin ang Mimarowa Nature Conservancy. Ano, okay? So, ilan pa ito sa mga organisasyon na sumasampalataya at nakikisa sa advokasya ng ating sambayanan. Welcome po sa ating grupo. Yes, welcome po. At salamat po sa pagkaroon ng puso sa ating kalikasan at pagkakaroon ng puso at tapang upang malabanan natin itong mga bagay na ito para sa pangangalaga sa pagtatanggol ng ating kalikasan. Anyway, congratulations din doon sa laban ng taga San Chudoro natin. Doon sa yung staff Seawall kasi pinangunahan nito nung talagang taga naitawag kay Yusek Atiporda kasi yung conservation ng mga pawika natin ay kailangan din natin bigyan ng consideration. So congratulations kasi ito nadala na rin ito ito napakinggan ko doon sa isto ano sa radio station ni ano ni Ted Pailon. Ni Ted Pailon na talagang binigyan ng pagkakataon at binigyan ng prioridad ang panawagan ng mga taga San Chudoro nito. Salamat sa mga taga-staff sa pangunguna para sa pag proprotekta ng ating mga pawikan diyan ano. Kung magandang hapon sa inyo mga taga San Chudoro. So ayun. So ayos sa Intex, usapin na pa rin ng Intex natin diyan sa Aglubang. Talagang tutulong magkakagulo tayo dito pagka talaga tinuloy pa natin yan. At kailangan talaga natin ang suporta ng mga tao rito. Kasi kung hindi sila magiging maayos,
ay talagang ang sambayanan ay sinasabi natin na magkakaroon tayo dito ng kainamang gulo tayo dito. At talaga hindi tayo papayag dito na maranasan natin yung danas ng ibang mga lalawigan regarding sa mga responsableng pagmimina at yuyurakan yung ating kalikasan. Mabalik ko lang yung ano, yung isa sa mga nabanggit ni Attorney Bell Tanyag sa last airing. Kasi nasabi niya na isa sa mga tanong natin is paano natin madedetermine ng watersheds. So, sana rin, maisama sa mga programa natin siguro na humingi na tayo ng legislative support sa ating mga kongresista. Kasi Kuya Mar, ang isa sa requisites kasi ng watershed para ma-recognize, legislative action pa rin. So, paano natin mapoprotektahan ito lahat-lahat, itong mga declared watersheds na to, hihingi na tayo ng tulong hindi lang sa ating mga kinatawan sa Kongreso, kundi rin sa mga local chief executives natin na madetermine na natin yung mga possible watersheds na pwede nating ma-enact doon sa legislative measure na gusto natin ibigay sa ating mga congressmen. Alright mga kasama, ito napakaganda advice nga rin yung sinasabi ni Attorney Peltanyag na kung saan kung may dideklara na natin na isang yung ating kabundukan na kasama sa watershed sa area ay talagang anuman mga pagtatangka dito ay hindi na ito mapapakailanman pa. Anyway, so eto na, kakunti na yung ating oras at talagang kukulang pa rin. Anyway, salamat sa ating sa pag-sumikap na makarating sa atin ni Kuya Mar. Anyway, bigyan natin ang pagkakataon para batiin ninyo yung mga personal ninyong at ano pa yung mga calling ninyo na pwede nyo sabihin sa magsasaka. Sige Kuya Eman. Okay. Gusto ko rin na maidagdag din kasi hindi na magsasaka lang din kundi yung ating close season na yun kasi next week iko-close ng ating karagatan. So, we are encouraging na matulungan natin yung mga fisherpok natin na mapalakas natin yung sektor ng pangisdaan. We are encouraging also from Ma'am Lynn sa Pago na yung mga mai-drive pa, yung mai-disseminate yung ordinansa na ipinasa ng Sanggunian Panlalawigan way back 3 years ago na yun, third year of implementation na tayo ng pag-close season dito. So, ngayon sana natin yung ano yung tamang science tungkol dito sa pag-ubos. Kasi yung sa Northern Palawan, we are encouraging na bawal muna galunggong na yun. So, round scat management ang mangyayari. So, sana maya natin. May pabot ko lang din yung pagbati sa ating buting RD, Sir Toto, sa Lilig, sa ating pong ARD Bert, Bert Aprera, sa ating din pong mga kasama po from the cashier section na bumisita po kahapon, Ma'am RG, at sa kanyang mga staff. Patuloy po na congrats at maging masaya po kayo sa inyong sa nangyaring get-together kahapon. So, binabati ko kayong lahat. Okay, Kuya Mar? Pagbati po sa ating mga kasambayanan, lahat, buong Mindoro. Okay. Binabati ko po kayo. At sana nga po, yung aking panawagan ay yung mapalawak natin yung ating farmer to consumer advocacy. Sana ay maging mas matagumpay tayo. Okay, so eto na, salamat pa rin ang pinapaabot natin sa ating mga kasambayanan. Kuya Mar, salamat sa pagwala ng iyong oras. Kuya Eman, salamat sa paglalaan din ng oras mo para matulungan natin sa mga pagdating sa impormasyon ng ating mga magsasaka. So ngayon, pinasasalamatan ko rin yung aking itong in-laws ko. Si Sherna, happy birthday sa'yo. Birthday nito ng isang araw. Ganon din yung aking kaibigan na si Vincent Madrigal. Happy birthday sa'yo. Sana mabusog mo kami. And then ganon din, binabati ko rin yung isa ko pang kaibigan dyan sa may Sanauhan. Yeah. Si Miss Dulce Matibag, magandang hapon sa'yo. Yes, at salamat sa subaybay sa ating programa. Anyway, so kapos na po tayo sa oras at dito po tayo natatapos. Next week po, next Sunday, bago na po yung oras natin. So baybayan niyo po muli kami, alauna e medya hanggang alas 3. At sana sa susunod nating kino-connect na maging issue para sa isang talakayan muli, ito yung results or regarding doon sa naging
power summit natin nung nakaraang meeting, nung nakaraang dito sa nakaraang linggo sa Pilipinyana Hotel. So ang tabayan na natin sa susunod na pagpupulong, eto resulta ng power summit na ito. Anyway, eto po ang sambayan na nagsasabi sa inyo pagdating sa isyo ng bayan at sa kalikasan. Aksyon, ngayon na. Maraming maraming salamat po. Ito po si Kuya Billy, nagpapaalam na. Thank you so much. Upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Let us pray the 3 o'clock prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus.